25 ng Agosto, Martes, sa 21st linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus, "Kawawa kayong mga guro ng batas at mga pariseyo, kayong mga mapagkunwari, hindi nyo nalilimutan ang mint, anis at kumino sa pagmabayad nyo ng ikapu, ngunit hindi nyo tinutupad ang pinakamahalaga sa batas, ang katarungan, awa at pananampalataya. Ito ang nararapat isagawa na hindi kinakaligtaan ng iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala nyo ang lamok pero nilulunok ang kamedyo. Kawawa kayong mga guro ng batas at mga pariseyo, kayong mga mapagkunwari. Nililinis nyo ang labas ng plato at kopa, ngunit pinupuno nyo naman ang loob ng pagnanakaw at karahasan at binabasbasan ang mga ito. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang loob at lilinis din ang labas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, bulag na pariseyo, linisin mo muna ang loob at lilinis din ang labas. Malaki ang impluwensya ng mga eskriba at pariseyo sa mga Hudyo, ngunit hindi nangilag si Jesus sa kanyang pakikitungo sa kanila. Tahasan niyang kinondena ang kabiguan nila na maunawaan ng mga tao ang tatlong bagay na mahalaga sa pananampalataya sa Diyos. Ang mga ito ay kahatulan, habag, at pananampalataya. Ikinalungkot ni Jesus ang mapagmataas na ugali ng mga pinunong pangreliyon at ang kabiguan nilang magdalang habag sa mga makasalanan. Ikinalungkot din ni Jesus ang hindi nila pagsampalataya sa Kanya at ang kabiguang tanggapin nila ang Kanyang salita at sumunod sa buhay na Kanyang ipinakita sa kanila. Kinundina nila si Jesus bilang mga bulag na tagagabay na naliligaw at walang kakayahang ilabas ang mga tao mula sa kadiliman. Pinagdiinan nila ang mga samot-saring detalye ng mga batas at kinalimutan ang pinakapuso ng tipan. Pinag-abalahan nila ang pagbibigay ng ikapu maging sa kaliit-liitang halaman sa halip na lumapit sa Panginoon na may mas malinis at taimtim na puso na handang tumalima sa kanyang banal na kalooban. Malaki ang kaibahan ni Jesus sa mga bulag na tagagabay na nang aalipin sa mga tao. Si Jesus ang Panginoon na nakakakita ng lahat at mulat sa lahat ng bagay. Pinalaya niya ang lahat ng mga taong nakatanikala sa pagkaalipin at kasalanan. Pagsasagawa. Ano ang ginagawa ko para hindi makalimutan ang mga pangunahing bagay ng aking pananampalataya?